Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ganon din sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Andito na naman ako ngayon, gagawa na naman uli ako ng travel guide. Dito ako ngayon mag-umpisa sa Gellert Boulevard sa South San Francisco, going to Tera Nova, Pacifica. Okay, umpisa na ako. Ang oras ngayon medyo maaga-aga pa, 8:14, pero medyo madilim ang langit. Aywan ko kung maganda ang result ng video na ito, pero sige lang, madali lang naman itong palitan kung sakasakali hindi maganda. Yan ang kagandahan ngayon sa camera, kasi anytime pwede mong i-delete. Kaya lang, medyo nasayang lang yung trabaho mo sa paggawa ng video, lalong-lalo na kung yung mga ginadaanan mo ay mga magagandang lugar. Tapos mag-aantay ka naman uli kung kailan mo madadaanan yun. Yun lang ang ayaw ko sa may binivideo na ako tapos hindi magandang pagkakagawa, tapos i-delete mo siya. Andito na ako sa Gellert. So ito ang Gellert Boulevard ng South San Francisco. Tapos kakanan ako dyan sa Westboro. Ito, Westboro na ito. Westboro na ako ngayon. Gagamitin ko ang Sharp Park Road shortcut going to Pacifica. Tinitingnan ko yung monitor, parang okay naman. Mas gusto ko pa nga yung ganitong weather, kasi parang kaysa yung may araw, minsan nakakainis. Dahil minsan pag tumatakbo ka, hindi mo alam kung kailan masasalubong mo yung sikat ng araw, kaya nasisira yung video mo dahil doon. Mas maganda pa yung ganito, kasi walang sikat ng araw pero maliwanag naman. Yun ang napapansin ko pag magandang araw sa umaga. Naku, patay ka pag ang dinadaanan mo ngayon ay nagkasalubong kayo sa sikat ng araw. So yun na, sira na yung video mo na yun. Samantalang ito, kung ganito lang yung weather niya, hindi naman masyado makapal, okay lang sa tingin ko, maganda nga eh. Tinitingnan ko sa monitor ko eh. Malinaw naman. Tinitingnan ko yung mga tamang oras sa pagbibideo para hindi masayang nga. So, mayroon naman sa bandang hapon na hindi rin maganda dahil yung sikat nga ng araw nagre-reflect sa camera. Pangit tingnan. Tapos sa umaga naman, ganun din. Maganda sana sa umaga. Kaya lang, hindi mo masasabi na yung mga dinadaanan mo bigla na lang nagkaroon ng sikat ng araw at nagsalubong ngayon sa video mo. Kaya yun na ngayon ang pagproblema. Pangit na siya tingnan. Ngayon,
nasa Shar Park Road na ako. May pagkasigsag lang ito, pero hindi naman ganun katindi yung zigzag, unlike doon sa Baguio. Talagang mayroon pa tayong doon sa tinatawag nilang bituka ng manok, papuntang ano yata yun, papuntang Bicol. Nadaanan ko na yung mga lugar na yon, yung sa Baguio, yung sa tinatawag nilang bitukang manok, papuntang Bicol. Kasi nga, naikot ko nga yung buong Pilipinas, nagda-drive lang ako eh. Kaya ngayon, sabi nila maganda na raw dahil marami ng mga bridges na kinokonek yung mga island. Di mas lalo maganda ngayon mag-drive by land. Noon kasi, hindi ganun kadami na may main bridge. Usually, ro-ro, yung roll-on, roll-off using yung ferry boat. Mas magastos ng konti yun kasi mahal ang bayad sa ro-ro eh, sa ferry boat, kaysa yung magdadrive ka all the way lang. Ang isipin mo lang yung gasolina. Eh kung may pasahero ka pa, magbabayad ka pa sa pasahero mo. Samantalang kung tuloy-tuloy lang yung drive mo, na kahit may pasahero ka man sa sasakyan, wala kang intindihin. Kaya maganda nga yung naririnig ko ngayon sa atin na simula nung nakaupo si President Duterte, talagang maganda yung ginawa niyang build. Tapos ngayon, tinutuloy ni President Bongbong Marcos. Kaya mas lalong gaganda yan. Kaya ito na yung sinasabi kong zigzag. Maganda itong ginawa dito kasi kinap nila yung bundok para magkaroon ng shortcut papuntang Highway 1. Dati-dati wala ito eh. Kaya ang daanan mo lang talaga yung Highway 1 lang. So far so good naman yung video na tinitingnan ko yung monitor. Maganda naman ang dating. Kaya sana nag-i-enjoy kayo dito sa mga videos na ginagawa ko kasi yun talaga ang nakita kong content sa ngayon kasi kaumpis ako lang eh. Yun ang nakita ko kaagad na magandang content na magawa ko kaagad, na kahit wala akong experience kasi madaling mag-video habang nagda-drive ako. Kaya nga lang talagang mahahaba kasi hindi pa nga ako marunong mag-edit. Tapos pero okay naman sa tingin ko rin, kahit ang pinakamahaba talaga dito sa mga videos ko nasa 30 minutes kasi itong kamerang ginagamit ko limitado lang siya sa pagre-record ng 30 minutes. After that, puputulin na niya at mag-automatic siyang magre-record uli. Kaya ngayon, nabantayan ko na pag malapit na mag-30 minutes yung videos ko, ikakat ko na rin siya. Mag-i-end na rin siya. Bali, mag-i-end na rin ako doon. So, andito na ngayon ako sa Highway 1. Ngayon, kumo sa Tera Nova ako. Hindi ko didiretsuhin itong Highway 1 all the way to... Pwede rin siguro, no? Teka. Okay, kasi mahaba-haba pa man ang oras ko. Sige, diretsuhin ko na lang ito para at least mapakita ko sa inyo yung kabuuhan ng Highway 1 going to Lindamar, going to Tera Nova. Ganun na lang gagawin ko. Diretsuhin ko na lang itong Highway 1 para
highlight ko rin sa inyo kung saan yung naliligo yung mga tao dito sa Pacifica at saka nagsusurfing. Hopefully, makita ng video ko, pero pag hindi, babanggitin ko na lang. Now, dito sana ako sa Fassler kakaliwa para doon sa Terranova. Kaya lang, mas gusto kong diretsuhin na lang ito all the way to Lindamar, kasi itong Highway 1, ano to, tuloy-tuloy ito ng Half Moon Bay, Santa Cruz, kasi nasa coastline ka na eh. Maganda rin itong gagawin na ano, kaya lang ngayon nga kasi ang rota ko lang ay hanggang Lindamar going to Terranova. Wala na kaming ano eh, wala na kaming business going to Half Moon Bay to Santa Cruz. Kaya hindi ko ma-features 'yon, pero ma-feature ko 'yon using my own car. Pero saka na 'yon pag may time talaga ako. Kaya mga karamihan sa mga videos ko ngayon travel guide. Although may mga ibang videos ako na outside sa travel guide, parang ano na lang yon, parang ibang sa playlist ko, naka-separate yon. Kaya pag nanonood kayo sa videos ko, doon na lang kayo pumunta sa playlist, dahil nandoon yung naka-segregate ngayon yung ano ko eh. So ito na yung putulin ko muna yung sinasabi ko. Ito na yung beach, hindi ko lang ma-feature. Ito yung beach ng Pacifica na dito sila nakikita ko nga yung mga nagsusurfing. Hindi ko lang maano kasi naka-fixed itong camera ko. So ito yung area sa Lindamar na nandito yung naliligo yung mga tao at saka tawag nito yung nagsusurfing. Hindi ko lang talaga maano. Pero sa right side, yung maraming nakikita ninyong sasakyan, yun. Itong lugar na ito. Kasi pag diniretso ko ito, kasi ito na, Lindamar na ito, no? Liliko ako rito sa Lindamar. Pag diniretso mo yan, all the way na yan to Santa Cruz, madadaanan mo yung Half Moon Bay. Coastline na yan, maganda mga views dyan. So, kakaliwa ko rito sa Lindamar. So, ito, may mga commercial center din sila dito. So, gumagawa din ako ng playlist. Yun na nasabi ko, no? Iko-continue ko yung sinasabi ko kanina. Na, pag nanonood kayo, doon kayo sa playlist pupunta. Kasi doon, nakasegregate na yung mga videos ko. So, mayroon akong videos na nakasegregate para sa travel guide. Tapos mayroon akong related sa mga loyalist, kasi mayroon akong vlog about loyalist, Marcos loyalist, nakasiparate yun ang album no, naka-album siya. Tapos yung life story ko, nakasiparate din yung album dun. Tapos yung entertainment ko, yung kumakanta ko, siniparate ko rin yon, kasi may balak din ako na magpa-vlog ako with it comes to singing, kasi hilig kong kumanta. So magkakaroon din ako ng ganong vlog, kaya may separate playlist na ako ron sa ano ko, sa album ko. Tapos meron din ako mga opinions na vlog related sa politics, regarding sa politics here in America at saka dyan sa Pilipinas. Nakasiparate din yon, may sariling ano din. Tapos iniisip ko rin, dahil ang objective ko talaga dito is more on travel guide, travel guide, may sarili din akong playlist or album sa mga commercial center, yung mga
golf courses or mga yacht clubs dito sa Bay Area, kung ano-ano yung mga nakikita ko, hotels, mga ganon, na related sa travel. Kaya doon ko sinisiparate yun sa playlist na yun. Medyo natututo nga rin ako ng konti ngayon, kahit ilang buwan pa lang ako rito sa pagbablog. Magfo-4 months pa lang ako ngayong October na ito eh. Kasi nag-umpisa ako ng June. So July, August, September. Yeah, magfo-4 months ako sa October 16, to be exact. Yun ang umpisa ko eh. June 16 ng 2022. Kaya marami pa akong bigas na kakainin dito. Kaya lang may napapansin nga ako kasi nga yung pag nagba-vlog ako na ang objective ko ay about politics, hindi masyadong attractive kasi ang wala nga akong thumbnail, ano? So ang akala ng viewers ko related pa rin sa travel guide yung ano ko, yung binavlog ko, pero actually about politics na yon. Ang title ko lang doon, opinions vlog ang nakalagay doon. Pag related sa politics at saka anything na meron akong galing sa sarili kong opinion, observation, analysis, doon ko nilalagay sa opinions vlog. Pati na politics, kasama na yon. Nandoon na siguro. Kasi kasama na yon eh, yung mga opinion, commentaries, ganun. Related na yon sa opinion sa vlog. Doon ko nilalagay lahat sa album na yon. Maganda nga naman kasi may nagsuggest sa akin eh, isa sa mga viewers ko. Sabi sa akin na, "Sir, mas maganda para hindi mahirapan yung mga viewers mo, magawa ka ng album sa playlist mo." Eh sabi ko, ano ba yun? Paano ba yun? So ngayon, kasi hindi naman siya nagsuggest kung paano gagawin, ano? Di, sabi ko, di, gagawin ko nga naman yun. Na ngayon, kumo marami, halos lahat kasi ng mga vloggers nagsusubscribe ako. Tapos ngayon tinitingnan ko yung playlist nila. So sabi ko, ah, ganun lang palang paggawa ng playlist. So para bang sinosummarize nila lahat ng videos nila doon sa playlist. So kung let's say for example, mayroon kang mga 100 videos na in-upload mo sa channel mo, isisegregate mo ngayon yun, kung anong album ang gagawin mo doon. Siguro mayroon kang album doon sa related sa history, kung ano man yung content ng channel mo, isisegregate mo lang yun kasi sa lahat kasi ng vlog mo nandun sa isang channel, pero hindi lahat ng vlogs mo related doon sa objective mo, kung ano yung content na talagang gusto mong ipapalabas sa channel mo. Ang tawag sa kanila yata na niya ay niche. Ang spelling kasi yan, dalawa eh. Mayroong niche, mayroong niche. So tinignan ko sa ginugugol ko kung anong correct pronunciation ng niche. Dalawa, pwede mong sabihing niche, pwede mo rin sabihing niche. So minsan may hirap sa niche, may madali lang sa niche. Para sa akin nga, mas madali nga ang niche. Pero tinitingnan ko yung ibang mga vloggers kung paano nila pinopronounce yung niche na yon. Mayroong nagsasabing niche, mayroon din nagsasabing niche. So it's your choice. Para sa akin, mas maganda siguro kung niche ang ipopronounce ko sa word na yon. So yun nga, binabalikan ko yung sinasabi ko kanina na sa pagba-vlogging pala, kasi nagre-research din ako eh about, kasi nga wala talaga akong alam dito sa pagba-vlog.
Kaya ginugugol ko siya ngayon. So nakikita ko na pag nag-vlog ka pala, you have to target a certain niche or niche. Ibig sabihin, mag-ano ka ng kung ano bang gusto mong topic na iba-vlog mo. Parang ganun eh. Kasi yung iba, ano, halo-halo yung mga ano nila eh, yung mga vlog nila. Kaya nalilito ngayon yung mga viewers kung alin doon sa mga binavlog mo ang papikpanuhin nila. Pero sa tingin ko maganda din yon, parang experimental ba? Malalaman mo ngayon kung out of, let's say, out of 10 na videos na in-upload mo, pero paiba-ibang contents ang nilalabas mo, ina-upload mo. Malalaman mo doon kung alin doon sa 10 na maraming nag-views, maraming kang viewers. So, doon, magde-desisyon ka na ngayon. Marami palang nagkakagusto sa cooking. Yan, parang ganun ba? Oh, sa cooking na lang kaya ako mag-concentrate. Yun ang tinatawag na niche or niche. Pero yung iba talaga, katulad ko, diniretso ko kaagad ang niche ko or niche sa travel. Kasi nga, yun ang ano, related sa trabaho ko eh. Kaya sabi ko, kung magbablog ako, gusto ko travel vlog. Dahil nagmamaneho ako, nagbibiyahe ako eh. Kaysa yung mag-iisip ka ng ibang content na talagang gagawan, mag ano ka talaga ng oras doon. Let's say for example, eh, nasa bahay ka lang or nasa studio ka lang at gusto mo lang mag-vlog ng isang content na hilig mo. So, kailangan nandun ka lang nakaupo sa buong vlog mo na nakaharap ka sa camera. Maganda yon kung marami kang oras or talagang mayroon kang certain na area or sa bahay mo, doon ka magbablog, may isang kwarto, gawin mong studio, yung parang ganon. Eh ako sa loob-loob ko, ito sa pagdadrive ko kasi, hitting two birds with one stone. Nakapag-vlog na ako, nagawa ko na yung trabaho ko as a driver, nagawa ko pa trabaho ko as a vlogger. Vlogger, di ba? Kaya, sabi ko, the best talaga na iba-vlog ko, ang content ko talaga is about travel. Eh, lalo-lalo na ang San Francisco ay tourist destination. Di related talaga doon sa content ko. Kaya lang, sa ngayon nga, nakikita ko dahil nga wala akong template, wala akong thumbnail na para ma-attract yung mga viewers. Kaya hindi nila naintindihan yung binavlog ko. Kasi pag nakita nila yung videos ko, raw lang talaga, walang thumbnail. Ang inaasahan ko lang yung title. Eh minsan yung title ko hindi masyadong attractive sa kanila. So, hindi nila i-click yun. Kaya doon ang disadvantage ko ngayon. Kasi wala akong thumbnail. Sa thumbnail kasi, makakagawa ka ng mga ideas doon para magkaroon ng interest yung viewers. Pag once kinlik, once na kasi, let's say for example, nagiging ano na sila, no? Nagiging subscriber mo na. Pagkatapos eh, magbibigay, kasi sasabihin mo, if you want to subscribe, hit the notification bell para ma-notify siya anytime meron kang mga bagong videos. Eh ngayon kasi wala akong ganun. Kaya kahit nag-upload ako ng videos consistently at gumawala nga akong notification bell, hindi nila matatanggap na mayroon akong bagong videos na ina-upload. So makikita na lang nila siguro 'yun kung nasa Facebook sila or nagbuka sila sa YouTube channel or sa YouTube app nila. Doon nila ngayon malalaman na mayroon pala akong videos na ina-upload. Pero kung mo
hindi nila naintindihan yung videos na ina-upload ko kasi ang nakikita nila about travel eh. Tsaka minsan wala akong mukha na nakikita. Kaya hindi sila magka-interest doon. Yung pala ay related pala doon sa interest nila. Katulad ngayon, napapansin ko na ang dami kong viewers nung nag-vlog ako as a Marcos loyalist. Kaya lang, sabi ko nga, kung doon naman ako mag-concentrate sa politics, ang politics kasi mayroong ano yan eh, mayroong hangganan, kumbaga sa ano, yung may expiration, kumbaga. So, naisip ko, total marami namang mga vloggers na sa atin ngayon na talagang mga tinatawag nating mga Marcos loyalist vloggers. So, ipaubaya ko na lang sa kanila yon. Pero kung mayroon akong time na mag-comments or mag-bigay ako ng isang vlog related sa mga Marcos loyalist, gagawa din ako noon. Pero hindi yan talaga ang focus ko. Ang focus ko talaga ngayon is about travel. Lalong-lalo na dahil 2 years from now, gusto ko nang mag-retire. So, i-take advantage ko yung mga 2 years na yon na habang nandito pa ako sa Amerika, na ipapakita ko yung mga magagandang lugar dito sa Bay Area. So, mag-focus lang muna ako sa Bay Area dahil nga, hindi ako makalabas-labas outside sa Bay Area dahil nga may trabaho ako. Pero siguro, kung wala na akong trabaho, pwede na ako mag-travel all over the United States by land. Pwede kong gawin yun eh. Kaya lang, 2 years lang ang target ko eh. Dahil pagdating ng 2 years at mag-retire na ako, uwi na ako sa Pilipinas. At doon ko ngayon i-focus yung oras ko sa pag-travel naman around the Philippines. So, ngayon, ang market ko ay mga Filipinos. Dahil ang pinifeatures ko ay yung Amerika. Na ngayon, pag nagpunta na ako ng Pilipinas, ang market ko naman ngayon, yung mga Amerikano. Diba? Kasi, ipifeature ko naman ngayon yung Pilipinas. So, sino magkaka-interest sa Pilipinas? Di natural, yung mga foreigners. Especially yung Amerika. Kaya, yun ang nakikita kong objective ko. Kaya, kinuha ko yung content ng travel. Dahil, unang-una, my interest is on travel. Kaya, ginamit ko na rin yun as a way na gawin ko siyang content dito sa channel ko. Pero hindi lang yan ang pwede kong gawing content. Marami akong iniisip ng mga gandang content. Pero siguro, gagawa na ako ng mga ibang channel. Gagawa uli ako ng ibang channel na related naman dun sa content na gusto ko. So, kailangan talaga yung content mo ay mayroon kang certain niche or niche. So, nakukuha ko lang yung mga ideas na yun through research. Wala naman nagtuturo sa akin. So kahit ngayon sa pag-aaral ko sa editing at saka paggawa ng thumbnail, sariling sikap lang din. Dahil nasa internet lahat eh. Kung gusto mo talagang matuto, magre-research ka lang sa internet talaga. Everything is in the internet. Kaya sabi ko nga na hindi ako umaasa sa tulong ng iba. Although madali sana kung talagang gustuhin ko. Madali eh, kasi halos subscribers ako sa lahat ng mga vloggers eh. Nagsusubscribe talaga ako. Ang problema lang, yun nga, hindi ako humihingi ng tulong sa kanila kasi gusto ko talaga na matuto sa sarili ko. Kasi yun ang orientation ko simulang maliit ako hanggang ngayon. Sariling sikap talaga. Hindi ako umaasa ng ibang tao. Ganun ang ano ko eh. Ganun ang tawag nito. Doon ako lumaki sa ganun na sariling sikap. Kaya siguro naging successful. Sorry. Excuse me. Kaya siguro nagiging successful ako sa hindi naman successful in a sense of financial ano kasi hindi nga ako mayaman. Ang ibig ko sabihin sa successful, just imagine. From a houseboy to a priest servant, to a waiter, at ngayon,
ay nakatira ngayon sa Amerika, one of the most popular cities in the world, which is San Francisco. Kaya sinong mag-aakala na isang katulad ko dito na naninirahan sa isang pinaka expensive na lugar at saka pinaka popular na lugar, hindi lang dito sa Amerika kundi sa buong mundo, di ba? Kaya yung success ko is not about money, dahil unang-una hindi ko naman talaga pinapangarap na maging mayaman, dahil nung bata pa talaga ako, ang nasa isip ko lang talaga, ang pangarap ko lang talaga ay makapagtapos sa pag-aaral ko para makakuha ako ng magandang trabaho. At na-achieve ko lahat yun. Sa pagsisikap ko talaga, nakuha ko yung pangarap ko. Nung nakuha ko na yung pangarap ko na yun, hindi na ako nangarap. Never akong nangarap na maging isang mayaman. Ni hindi ko nga pinangarap ang Amerika. O bakit nandito ako sa Amerika ngayon? Kaya sabi ko nga, pag once na may pangarap ka at narating mo, yung mga hindi mo pinapangarap, mararating mo. Yun ang mga ano, parabang, kaya naggawa ko ng storya ng buhay ko para magiging ehemplo ako sa mga katulad nating mga mahihirap dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga kamag-anakan ko na talagang napakahirap talaga nila, no? Kaya sana po bibigyan pa ako ng habang buhay, mahabang buhay, makakatulong ako sa hindi lang sa mga kamag-anak ko, pati na sa kapwa natin Pilipino. Kung suswertihin ako dito sa pagbablog ko sa YouTube, hindi kasi itong perang kikitain ko dito sa pag-YouTube, hindi na ito tungkol sa akin eh. Satisfied na ako sa retirement income ko eh. Kaya yun lang naman ang nakita kong paraan para kahit papano may nagawa man lang ako dito sa mundong ito. Para pag namatay na ako, haharap ako ng Panginoong Diyos. At least kahit papano, okay, makasalanan talaga ako. Hindi ko naman inaano yun na naging isang makasalanan ako. Sino ba naman ang tao rito sa mundo na walang kasalanan? Pero, sabi ko nga, na kahit papano may nagawa kang maganda. Para pag halimbawa humarap ka na sa kanya, baka i-consider niya yung nagawa mo at patawarin ka niya sa mga kasalanan mo. Di ba? Yan ang ano ko. So, sorry na lang, tatapusin ko na itong video ko na ito dahil wala pala eh, tapos na pala, 33 na. Okay, dito na lang. Kasi